mga babayan, magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po ang inyong host si Jay Cho, Balitang Pasig. Ang oras po natin ngayon ay sa 10:52. Nandito po tayo ngayon sa ilalim ng tulay dito sa may Barangay Rosario, Pasig City. Dito po banda yung sa may Lucky Gold Plaza at Life Home. Ito naman yung 1 Oasis. So nakikita po natin yung lakas ng tubig ngayon dito sa may mga drum, mga inaanod. Nakikita natin mga kababayan, oh. Dito sa side na to talaga napakalakas ng current ng tubig. And kitang kita nyo naman dito, no, dun sa side na yon halos 1 metro na lang yung pagitan ng tubig dun sa may parang flood control na barrier. At makikita nyo rito guys, napakarami ng troso na naiwan dun sa may gitna ng haligi ng tulay na ito, no. So napakalakas yung alon. Eto makita nyo, napakarami inaano do, truck, isang ano ba tawag dito, drum. Ayan, no. Napakalakas talaga ng alon ngayon, napakaraming tubig, napakalakas ng current ng tubig. Ito. Ito yung mga pinipigilang mangyari ng mga kababayan natin dahil napakarami pa rin tumitira doon sa may mga danger zone na tinatawag, no. Doon sa may mga gilid ng ilog. Mamaya pupuntahan natin yung East Bank Road, yung West Bank Road na may mga nakatira pa rin doon sa may gilid ng danger zone. Ito mga kababayan, ha, stranded na yung... Boss, ano nangyari sa motor mo? Pinasok? Hindi naman. Hindi naman. Pinatay mo lang. Pinatay mo lang kaso, nag-stack up siya. Malalim ba yung tubig doon? Malalim. Hanggang saan, boss? Hanggang P1. Ay mga kababayan, makikita nyo ito. Talaga, nandito tayo ngayon sa may Life Homes dito sa may Rosario, Pasig City. Eh makikita nyo yung sasakyan hanggang doon sa may headlight na yung tubig, oh. Lakas ng ano, malalim na dumbanda. Nakikita nyo yung mga nakamotor, hindi na nila talaga pinapaandar yung kanilang mga motorsiklo kasi napakadelikado na pwedeng pasukin ng tubig yung kanilang mga motorsiklo. Po, saan pa kayo galing? Ako, yan lang, Digastro. Digastro? Bahan na sa Digastro? Oo. Ayan, makita nyo dito sa kabilang lane guys yung mga motorista. Stranded na rin. Ayan, hanggang dun sa kabila stranded na rin yung mga motorista, hindi na sila nakakadaan dito sa may cherry ata to, choice dito sa may tapat ng 1 Oasis. Talaga mababa itong parte na ito nung Barangay Rosario. Ito yung boundary or malapit na sa boundary, no, kasi dito banda is Ortigas extension na, and then Kainta. Ayan, Rosario to, oo, Rosario. Oo. Boss, saan pa kayo uwi niyan? Saan pa kayo uwi? Magdi-deliver ako saan, eh. Ay, magdi-deliver kayo saan? Antipolo? Taga saan kayo, sir? Nabotas. Nabotas? Kamusta na sa Nabotas, sir? Ha? Kamusta sa Nabotas? Medyo wala, mataas din ang ano. Basa na yung short natin dito, no. Okay, konting update lang dito banda sa may Barangay Rosario, dito sa may Life Homes 1 Oasis. Ito mga kababayan, meron din tayo mga kababayan na nanghuli ngayon dito ng isla, no, sa gilid. Ayan, may lambat si Kuya. Boss, hindi ba madulas?
natin yung nahuli ni Kuya. Boss, pwede ba kita yung nahuli? Anong isda yan? Tilapia. Ah, tilapia? Pwede makita. Ah guys, buhay na buhay yung tilapia na nahuli nila. Thank you, thank you. Andito pa rin si Kuya ata sa ilalim. Ayun, nandito na siya. And sir, magandang umaga po. Ano po yung nangyari sir? Na-lowban daw kayo? Ito nangyari. Nasa bahay ako noon mga 11. Oh. 11 ng gabi. Tapos natulog ulit ako kasi akala ko hindi lalakas yung hangin at saka yung baha. So, napansin ko kasi tumaas yung baha sa bahay, kaya linipat ko yung sasakyan ko. Kaya tumaas. Binuksan ko yung cellphone ko. Nung pagbukas ko ng cellphone ko, bumungad doon sa messenger namin ng JC namin na linuuban daw yung shop ko. Asan kayo na sir? Hindi kayo rito. Wala ko. Hindi ako nakatira, naka-stay dyan. So, dali-dali ako pumunta sa Station 7 at nakipag-coordinate kay Sir Conde para i-report yung tungkol diyan sa ano yung mga nakuha sir ng mga magnanakaw. Sir, nakuha na bike na unit ko diyan. Limang bike tapos yung mga rim ko diyan na 12 piraso ng mga bago. Nakuha ulit, kinuha din, wash out, pati mga grip ng mga motor. Pati mga accessories ng motor. Ah, ano yun boss? Motorcycle shop? Dalawa po yan sir. Motor shop at saka yung bike shop. Yung accessories doon, nabasa kasi, linipat ko ron. So, mga ano oras ulit nangyari yun sir? Ang sinabi dito sa mga kapitbahay ko rito at sa may-ari ng pwesto, alas 3 daw ng madaling araw na nangyari yun. Kamusta na po yung may mga investigations na po ba? May mga CCTV po ba rin na malapit? So far may kinordinate na ako na investigador, papunta pa lang dito at na-call lang sila, na-trap lang sila dahil baha. Pero papunta na sila rito para matingnan yung shop. So wala pang mga lead kung sino yung mga So far wala pang lead kung sino pa talaga yung suspect na kinoka na tao, kung sino talaga ng loob. Panawagan na lang sir sa mga kababayan natin dito sa Pasig na kahit may ganito may isa ko na meron pa rin talaga masasamang loob. Mga kababayan ko sa Pasigueño, kung sino man po ang nakakita at baka may nagbebenta sa inyo ng bike o anong accessories nagbebenta ng bike nabiglaan na ibebenta sa inyo pati mga dream na bago, ipag-alam nyo po sa dito sa East Bank Road sa ACK Bike at yan po ay lahat nakaw. Lahat po yan nakaw, pati mga accessories, walang pinatawad, pati yung rim ko. Ah, mga bagong bisikleta. Mga bagong bisikleta po, ang tatak po yung kuan is Gosit at saka Sonics. Lahat po yan, 5 po na unit at ninakaw. At nagsamantala sila kagabi dahil malakas ang hangin, malakas yung baha siguro. Sinamantala nila yung kuwang ko rito, yung shop ko rito, binuksan nila. Kaya panawagan ko kung sino man ang binibentahan ng unit ng bike at saka lahat ng mga accessories, motor, lahat, sinimot, nakaw lahat po yan. Huwag nyo pong bibilati pag alam nyo po sa police station para mahuli agad kung sino man ang may kagagawan dito sa pagnapag-lulob rito sa shop. Oh, ano pong pangalan nila, sir? Bali, si Kompo, Kim Villanueva po. Oh. Ang mayari po. Maraming salamat po.